morning, everyone. My name is Hannah Ponce, and today we're going to talk about our circulatory system of our heart. So today po, meron po tayong four chambers of our heart, which is yung right atrium, right ventricle, left atrium, left ventricles. And then ayun po, ang ating deoxygenated blood, papasok na po siya sa ating superior vena cava. Ayun po yung galing sa ating brain, neck, papasok po siya sa superior vena cava. While ang ating lower extremities naman po is papasok kay inferior vena cava. So sa inferior vena cava and from superior vena cava, pares lang po sila na nababagsakan, which is yung right atrium. So sa right atrium naman po, pag nagkaroon na po siya ng pressure, mag-o-open na po si tricuspid valve with the help of our papillary muscles, which is yung pronating bay. Mapupunta naman po siya kay right ventricle. And then doon naman po kay right ventricle, papasok na po siya kay pulmonary. With the help of our pulmonary bulb, papasok na po siya kay pulmonary arteries. And then sa other side naman po ng ating heart, from our left atrium naman po, papunta kay left ventricle. So, left atrium, mitral valve, i-open po si mitral valve, kung sa kabila po is si tricuspid valve, sa left naman po is si mitral valve. Open po si mitral valve, then papasok po siya kay left ventricle, and then sa left ventricle naman po, papasok siya kay aorta. Ayan po. So, sa valves naman po, meron po tayong semilunar valves and atrioventricular valves. Sa atrioventricular valves, meron po tayong tricuspid valve and mitral valve. Sila po yung nagbe-prevent ng backflow. So, ayan po, right atrium, open si tricuspid valve, pupunta po siya kay right ventricle, then si tricuspid valve po magko-close, and then siya po yung nagpe-prevent ng backflow sa right atrium para po hindi na ulit pumasok yung deoxygenated blood kay right atrium. And then kay mitral valve naman po is ganun din. Left atrium, open si mitral valve, then pupunta na po siya kay left ventricle, then ko-close po si mitral valve para hindi po magkaroon ng backflow sa left atrium. So yun naman po, kay semilunar valves naman po is si pulmonary valve and aortic valve. Sa pulmonary naman po is from our right ventricle, nag-enter po siya kay pulmonary valve para makalabas po yung deoxygenated blood sa ating heart. So, pag nakalabas na po yung deoxygenated blood, magpo-close naman po si pulmonary valve para hindi po magkaroon ng backflow sa ating right ventricle. Di naman po sa aortic valve is, yung oxygenated blood natin is to be able to circulate again, o-open ulit si aortic valve, and then si left ventricle, yung blood sa left ventricle is lalabas, and then magpo-close si aortic valve para ma-prevent yung backflow sa left ventricle. So, pag nakapasok na po si deoxygenated blood sa ating right atrium, papunta kay right ventricle, then palabas kay pulmonary arteries, yung deoxygenated blood po natin is kukuha ng oxygenated blood sa ating lungs, tapos papasok po siya kay pulmonary veins, tapos pupunta kay left atrium, papunta kay left ventricle, and then palabas kay aorta para masuplayan po natin yung oxygenated blood na kailangan natin sa buong katawan. So, meron po tayong 3 volume of stroke sa ating heart, which is yung preload, contractility, and then yung afterload. So, during preload po, ito po yung feeling and stretching of our muscles during diastole. Sa afterload naman po, ito po yung pressure to pump gains systole. So, para po mas ma-imagine natin, kunwari po meron po tayong balloon. And then, nag-fill po tayo dun ng air. Diba, haba pong nag-fill tayo ng air, nagko-contract po yung balloon. Kakaroon po siya ng pressure. Tapos, pag binaligtad po natin yung balloon and then tinanggalan po natin ng hangin, yung pressure aangat po. Ganyan din po sa heart. So, nag-fill po tayo ng blood, then nagko-contract, and then once na tinanggalan po natin ng laman yung balloon or ng volume, aangat po yung pressure papunta sa aorta. Ganun din po sa heart. So, blood circulation po is sobrang importante sa atin para po mag-operate yung mga body functions natin or yung essential body functions natin like yung mga organs po natin and brains. So, kailangan po natin ma-maintain yung enough blood supply and oxygen supply. Dahil po pag poor po ang mga ito, pwede po ito maka-harm sa ating organs and
pains and whatsoever. One way to prevent complications sa ating heart is magkaroon ng good healthy lifestyle, kasi pag meron tayong mga bad habits, nagkakaroon po tayo ng plaque sa ating blood vessels na magnanarrow, and then mahihirapan mag-travel yung blood circulation. So, yun po, healthy lifestyle, and then eat healthy foods, and then maintain po natin yung enough blood supply and oxygen sa ating katawan to prolong our life.